Hi guys, good morning at welcome sa aking YouTube channel. Ayan guys, may isa tayong tragic ba talaga? hindi siya tragic. May isa tayong hindi lang isa pala. Madaming itlog. Ayan. Madaming itlog yung ating pipisain ngayong araw. Ayan. Inaapak-apakan ko po siya dahil isa sa aking ginagamit sa aking pagpapataba ng aking mga halaman. Ayan yung aking isang secret sa aking pag-aalaga ng aking mga tanim na halaman. Ang balat ng itlog. Ayan guys, inaapak-apakan. Ang point ko po kasi dyan, kaya ko po siya inaapak-apakan, ay mas madali ko siyang durugin kaysa yung iisa-isahin ko na lang na hihimay-himayin yung bawat shell ng itlog. Kaya ang ginawa ko na lang ay ibinalot ko sa plastic para madali siyang at minsan siyang madurog. At gaya niyan guys, o di ba? Pagkatapos kong inapakan, hihimay-himayin ko 'yan. Ayan na siya. O di ba? Mas madali siyang madurog. Kaya ko siya linagay sa minsanang plastic. Ayan. Hihiwa-hiwalayin ko 'yan dahil 'yan ang gagamitin ko. At ihahalo ko kasi sa aking halaman. Alam niyo po ba na ang itlog ng manok ay hindi yung laman. Hindi yung laman ha, yung shell. Ay pwede po yung pampataba ng ating mga halaman. Ayan. Baka mamaya sabihin niyo yung ano, yung laman ng itlog. Yung laman naman po ng itlog ay pampataba ng ating katawan. Ayan, vitamins ng ating katawan. Yung laman ng itlog. Pero yung shell naman po ng itlog ay pampataba ng mga halaman natin. Ayan, guys. Tapos na guys, at ilalabas na natin yung aking halaman. Ayan. Ito guys ay tinatawag nating black velvet plant. Ayan. Ayan siya. Ito yung aking halimbawa sa aking ipapakita ngayong araw na yung balat at or yung shell ng ating pinagbalatan ng itlog ay pwede nating gamitin sa ating halaman at magiging malusog yan for sure. Hindi ako nagkakamali at 100% yung aking sinasabi na yung ating balat ng itlog kapag nagluluto po tayo ay may pakinabang po yan at may
magandang idudulot sa ating halaman. Ayan guys. Ganyan yung aking paglagay. Lalagay ko lang siya sa may ibabaw. Parang gumawa lang naman ako ng butas na maliit. Tapos ilalagay ko yung shell. Ayan. Papaikutan ko siya. Tapos tatakpan ko din siya ng lupa. Ayan yung kanyang mga ugat guys. O, kita nyo may ugat pa siya dyan. O, ayan. Malusog yung aking black velvet dahil madami siyang simit or usbong o kaya baby. Ayan na siya. Ganyan guys, yung aking paglalagay. Durog na yan. Kaya saktong-sakto siya sa ating pot. Ayan. Medyo may butas-butas yung dahon ng aking black velvet. Ayan o. Tapos yung gamit ko dyan ay nandiyan po yung animal manure, yung ipa ng bigas, or ipa ng palay. Nandiyan po yan, naghalo-halo na yung aking pagmamahal sa aking halaman. Super vitamins na. Ayan, ang lalaki ng dahon niya. Ayan. Tapos may black soil din siya. Lagay ng lagay. Papaikutan ko lang yan. Tapos yung ano, yung kasi medyo yung ating shell po ng itlog ay medyo, di ba, may patusok-patusok. Para iwas sa insekto. Medyo takot. Kasi, di ba, natutusok, ganun. Yung mga gumagapang-gapang dyan sa ating halaman. Ayan, isa din po yan. Umiiwas yung insekto dyan kasi masasaktan yung kanilang mga balat dahil magaspang at matusok-tusok. Matusok-tusok talaga sila. Ayan na, guys. Tapos na tayo. Ayan guys, tapos na natin yung ating pinagsamahang black velvet. Ay, hindi pala, itlog ng manok. Ayan. Dahil yung ating ginawa ngayon ay itlog ng manok at pre-present ko lang po kung ano po yung ating gagawin. Ayan, ganyan po yung aking tips sa aking balat ng itlog ng manok. Ayan guys. At hanggang sa muli po nating pagkikita, maraming salamat po sa inyong lahat. Sana po ay suportahan nyo po yung aking YouTube channel at huwag nyo pong kakalimutang mag-subscribe, like, comment, and share. Thank you po and God bless po sa inyong lahat. Bye-bye! And have a beautiful day!